Hello at welcome back ulit sa ating YouTube channel. At nagbabalik na naman tayo dito sa Kabal topic natin. So ngayon lang ako nakapag-upload kasi masyado akong na-busy nung nakaraan. Na-busy tayo, no? At hindi ako nakapag-upload dito sa Kabal natin. At saka hindi rin ako nakapag-online dito sa account ko. So at saka naglaro din ako ng Axie ko, nagka-grind din ako kaya masyadong na-busy talaga. So nawalan ako ng time. So ngayon, gagawin ko yung request ng isang nag-comment na Force Archer tutorial daw kung paano gamitin. So ito na, para sa iyo boss. Or sa mga Force Archer dyan. Ito yung tutorial ko para dun. So yung una natin gagawin, kung Force Archer kayo guys, mag-set muna kayo dito ng skill or buffs. Kung kompleto na yung buffs nyo or high level na yung character nyo, ito yung saset nyo. Yung sa umpisa, yung dito talaga sa default nya, ilalagay nyo yung buffs. Yan, ito yung ginawa ko. Dapat dito nyo ilalagay yung heal nyo, yung dalawang heal, para kapag nag-dungeon kayo is mabilis kayo makakapag-heal kasi nandito sa kanan parte. Habang naglalakad kayo, pwede kayo mag-heal. Okay? Pwede nyong pindutin. Tapos, nilagay ko rin dito yung pang-remove ng debuffs. Halimbawa, kung nasa war tayo, na-debuff tayo ng Force Blader, is mabilis natin matatanggal. At saka, nilagay ko rin yung isa pa nating pang-defensive na buffs. Tapos, dito naman, yung mga pang-damage na natin. Ayan. Tsaka yung normal buffs na yan, tsaka debuff. So, yun yung gagawin nyo para mas mabilis nyo maklik. Okay, so dito naman, slide tayo dito. Slide tayo dito muna sa kanan. So, dito sa pangalawa, lalagay nyo dito yung mga pang high DPS na tira. Or kung yung mga lance type. Or pinaghalong, meron akong hinalo dito. Ito yung hinalo, yung shadow shot. Okay, kasi malakas din yan eh. Ihalin nyo na lang. Kayo nang bahala dito. Kasi gagawin nyo talaga dito para kung sakali mag-click kayo or babasag kayo ng box, is itatap nyo na lang dito. Okay, napakadali lang. Okay, so dito naman, dito tayo sa kaliwa. Dito. Lagay nyo dito yung mga pang-trans na tira nyo or yung mga pang-malakasang tira. Kasi kung magsa-switch kayo dito, halimbawa sa number 2 yung nilagay nyo, yung DPS yung nakalagay dito sa number 2. Halimbawa lang to guys, no? Halimbawa naka-DPS kayo dito, syempre pwede kayo mag-click na lang dito ng pang high damage na pang transcender skill. Okay, so ganito kasi yan eh. Okay, set muna tayo ng skill. Okay, punta tayo sa skill. May reset muna natin para isa-isa natin kung ano yung mga mas maganda para sa inyo. Okay. So, dito. Okay, dito sa number 1. Ayan, wait lang. Arrange muna natin. Ayun, may naiwan pa. So, dito sa normal. Dito tayo sa normal. Tapos sa skill 1. So, ayan. Yung ilalagay nyo dito sa normal at saka 1 yung mga pang trans skill nyo. Okay? Kasi kung mag-auto-attack lang kayo, yung mga trans skill, kung magda-dungeon kayo, kung tinatamad kayo, syempre yung mga pang trans skill natin. So, unahin natin dito yung Arrow Forest. Ayan. So, isunod natin to dito. Tapos, ito kasi yung ginagawa ko dito. Ito yung pinipili ko. Ayan. Tapos ito. Kasi ito hindi ko talaga ginagamit ito eh. Kasi mabagal tumira yan or mag-cast. Okay. Mabagal matapos yung skill mo. Kaya hindi ko masyado ginagamit yan. Okay. So okay na tayo sa normal number 1. So number 2 naman tayo. Dito naman is yung mga pang high DPS na tira natin. So yung gagamitin natin eh. Wait lang, upgrade muna pala natin. I-max nyo sa hanggang level 20 guys. Kasi masakit yan. So ayan, na-max na natin. Yung ilalagay nyo muna is yung critical shot. Kasi yan yung napakasakit na tira. Kasi nga yung passive nyan is
critical damage 100%. Okay, so ito yung next natin. Tapos yung ibang lance, ito, mas malakas yan. Okay, so kailangan natin mapuno yan. Okay, so tapos na tayo dyan. At saka, isa pa pala, dito sa normal guys, at saka sa 1, at saka 2, dapat laging naka-on yan. Okay, huwag nyo i-off yan para lumipat agad yung skill papunta doon sa number 1. So sa combo naman guys, dito tayo, ito muna tayo, alisin natin to. Sa combo at saka 1, skill 1 pala, yung gagawin nyo dito, yung pang-trans, ganun pa rin naman yung gagawin nyo, yung combo na yun. Ayan, depende sa inyo ha. Nakadepende yan sa inyo. Pero sa akin, ito yung pinaka-the best para sa akin. Kasi kailangan ko to. Ayan, kailangan ko to. Mas kailangan ko to kaysa dito. Kasi mabagal talaga, nawabagalan ako dyan. Pang maramihang mobs rin kasi yan. At saka ito, medyo lang naman. Pero masakit. Masakit pag nakaka-hit yan. Pero gagamitin pa rin natin yan dito. Ayan. Kaso nga lang, dapat naka-on lang yung sa combo natin, i-on lang natin para babalik agad yung tira na sa 1. Okay, so sa number 2 naman, kung maikapag BBB kayo, ito yung unahin nyo guys. Ayan yung critical shot. At saka ito yung pangalawa. Ayan. Parang ganun pa rin naman yung sa kanina natin. Yung ginawa natin kanina. Parang same pa rin. Ayan, hindi ko pala kinuha yung ano, yung lightning. At saka, mas recommend ko pa rin yung lightning, guys. Kunin nyo na lang yung lightning kasi wala pala ako nakuha yung lightning na lance. Mas kunin nyo yun compare dito sa ice natin. Okay? Kaso may delay din nga lang yung attack nun. Ito mas mabilis yung ice. Okay? Hindi naman gaano ka-delay. Ay, wait lang, balik tayo. So, ayan, tapos na natin. Meron na tayo sa combo. Ayan. At saka dito naman sa battle, yung battle mode 1 yan, ayan kung baka nakalimutan nyo, ayan. Kasi bihira na lang din ako gamitin eh, yung iba. Pero sa war, gagamitin nyo pa rin talaga yan kasi matagal mag-holdown yung mga BM doon. Okay, so gagamitin nyo yan. Dito sa, dito tayo sa battle. At saka dito naman sa umpisa, pwede nyo naman gawin uli yun. Pwede nyo naman copy. Copy natin. Ayan. Okay, copy natin sa battle. Tapos dito sa 1. Okay, tapos yung 2, pwede nyo i-copy yung sa combo. Ayan, sa combo. Copy natin. Punta dun sa battle at saka skill. Ayan, so na-copy na natin yan. So, ayan, tapos na tayo. May mali pala akong nasabi sa inyo. May mali pala akong nasabi. Dapat pala dito sa 1 is naka-off. Yan. Okay, nagkabaliktad pala yung sinabi ko. Okay, dapat sa dito sa normal at saka sa 1 or skill 2 is naka-off talaga yan para mag-shortcut yung tira. Baliktad yung sabi ko sa inyo kanina nung una. Sabi ko kasi naka-on. Okay, nagkamali ako. So dito sa combo, dapat naka-off pa rin yan. Ayan, naka-on tayo. So off niya yan para hindi mag-dire-diretso yung combo nyo. Okay, hindi aabot dito para shortcut agad doon sa una, nasa unahan. Okay, so sa upgrade naman, ito yung kukunin nyo, HP, tsaka force control, rolling force, at tsaka sixth sense, tapos damage absorb. So ito yung mga kailangan nyo. So kailangan nyo pa rin ng isang defense dito, kunin nyo na lang yung isang defense kasi kailangan ng archer natin yan, or mamili kayo defense or ano ba tawag dito, yung isang defense rate. Wait lang, check natin. Check natin guys. Okay, ano ba tawag doon? Nandun yung sa apprentice. So eto, ayan yung defense rate pala. Okay, pili na lang kayo kung yun yung pipiliin nyo or yung defense sense. Nasa inyo na lang yan, no? Okay, so tapos na tayo dyan. Tapos na tayo sa skill natin tsaka sa combo. Okay, so try natin. Punta tayo dun sa desert tayo. Okay, lakad tayo.
Okay, try natin dito. Okay, so sa combo muna tayo. Yung sa 1, yung combo natin pala sa 1 is pang yan yung mga pang dungeon or mga pang mobs, pang maramihan. Ayan. Di syempre, mabilis tumira yan guys. Napakabilis tumira. Kasi nga, na-off natin yung sequential screen niya. So ayan, so punta tayo sa number 2. Ito naman, yung mga pang PvP or mga pang high DPS, pwede nyo gamitin ito. Depende sa inyo. Kasi ako, switch ako ng switch, depende sa sitwasyon or kung sa dungeon or boss, depende yan. Depende sa paggagamitin nyo. Pwede nyo naman ilipat, kaso kailangan mabilisan eh. Kailangan mabilisan. Kung halimbawa nagko-combo kayo dito sa 1, yung mga pang trans, kung lilipat kayo dun sa pangalawa, pwede naman, pero mahirap yon. Ayan, nalipat natin. Ayan, na-switch natin kahit papano. Pero yung the best yan, guys, kaya yung sinabi ko sa inyo na iset nyo dito is para yan sa combo. Halimbawa dito, nag-combo tayo sa 1, ayan yung kinombo, yung combo natin is para dun sa mga pang mobs. Okay, yung mga pang trans. So ito yung try din nyo na lang to dito. Halimbawa nasa boss tayo, ayan. Ayan, kung gusto nyo mag DPS bigla, is pindot na lang kayo dito. Ayan, pindot lang kayo. Ayan, tsaka lipat ulit sa trans. Ayan. Diba, napakadali. Ayan, pwede tayo mag DPS bigla. Ito yung gagawin nyo. Yan yung main purpose. Kaya pinalagay ko sa inyo dyan. At saka dito naman, sa pang trans skill natin dito, kung lilipat tayo dun sa skill 2, yun yung mga pang DPS natin. Tapos dito naman, pang trans. So nagkabaliktaran lang sila. Ayan, DPS. So lilipat tayo sa trans. Ayan, DPS ulit. Ganyan lang naman guys. Ayan, depende yan sa inyo. Pwede nyong gamitin to sa pag PvP. Kung magpi-freestyle kayo. Freestyle kasi tawag dyan kung magpi-PvP kayo. Na ganyan. Kumbaga halo-halo yung skill. Pero dapat i-timing nyo rin yung pag-i-skill nyo. Depende sa nakakalaban nyo. Okay. So yan lang naman sa ngayon. Yung topic natin about dito sa kung paano gamitin yung Force Archer. At saka kung nasa dungeon kayo, dapat healer kayo guys. Ito yung importante. Ayan, yung pang party heal. Tapos ito, kailangan tinitignan nyo lagi yung party health ng kakampi nyo. Okay, kaya importante talaga yung makapag-heal kayo, kasi sisisihin kayo lang hindi kayo nag-heal. Okay, maganda yung Force Archer kasi napaka highly recommend sa ano ba tawag dito, sa dungeon. Kasi nga mataas yung survivability ng lahat ng kaparty nyo kung magaling yung Force Archer nyo. Alright, so tapos na tayo dito sa Force Archer. Okay, wag nyo kalimutan yung pang remove ng debuffs kung force na debuff kayo or kahit ano ba sa debuff yan, matatanggal yan. Alright, so dito lang muna tayo guys. At saka abangan nyo yung next video natin about dito. At saka mag-upload na ako rin ng iba pang topic. Hindi lang sa Kaban, hindi lang sa Axie, kundi sa ayun, pag-chat yung boyfriend natin, no? So, hindi lang tayo mag-upload sa Kaban at saka hindi lang about sa Axie. Try ko rin mag-upload guys sa mga top 10 na mga online games na pwede nyong laruin or mga NFT games na pwede nyong pagkakitaan online para makapag-top up kayo sa Kaban. Okay, so hindi lang yon, kahit ano, basta mga gandang games, upload natin yan. Papakita ko sa inyo. So dito lang muna, at saka mag-comment kayo kung ano yung gusto nyong topic or pag-usapan natin. Kasi kung may mga katanungan naman kayo or gusto kayo, pinagbibigyan ko naman yan. Kaso nga lang, sa sobrang dami nyo, syempre, iniisa-isa ko na lang. Okay, hindi naman natin pwede pagsabay-sabay. So, good luck sa inyo guys.